Sabi po ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos ay huwag isara ang utak nito. Eh, willing daw pong isacrifice ni Pangulong Bongbong Marcos para lang daw po mahuli si Apollo Quiboloy. Everything. Willing daw pong isacrifice ni Pangulong Bongbong Marcos para mahuli si Apollo Quiboloy. Una sa lahat, Senator Ronald De La Rosa, ikaw ay dating pulis. Ang pulis ay dapat apolitical in nature. Ibig sabihin, hindi dapat ito nakikialam sa politika nor dinidiktahan ng kung sino mang politiko. Although the President is the Commander-in-Chief as stated sa ating konstitusyon, hindi nararapat na ang pulis magpapa-impluensya. And I believe, mukhang ganon yung ginawa mo sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil lahat ng sinasabi ni Rodrigo Duterte ay iyong sinusunod. Kaya nga nagresulta ito sa war on drugs na ngayon, kinakaharap ninyong problema, di ba? Pero wag mong igaya sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na noon ay sarado ang isip ninyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, bukas ang isipan nito at alam nito ang mga katagang rule of law at due process. Ngayon, kung ipapanawagan mo ang mga pananalita na katulad nitong mapapanood po natin, mukhang ikaw po yata, Senator Ronald De La Rosa, ang sarado po ang pag-iisip. Dahil dito sa mga sinasambit mo, sineserve ang interest nino. Hindi naman ang mga taga-KOJC. Kaninong interest ba? Kay Apollo Quiboloy. Simple lang naman ang kasagutan sa mga sirkumstansya na ito eh, na nagpapahirap sa libo-libong mga Pilipino, particular dyan sa KOJC compound. Yon ay sana ang pagsuko nitong si Apollo Quiboloy. Kung susuko si Apollo Quiboloy dahil yun naman ang nararapat, wala sanang ganitong sitwasyon. O, panoorin muna natin ito mga tol bago tayo magpatuloy sa ating komento. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, ay ang appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QGC members, but also to you policemen. Galing ba ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. Nak ng teting na yan. Pulis ka dati. Huwag mo nang idamay ang PNP sa panawagan mo. Ako dating pulis, natanggal nga lang sa serbisyo at hindi ko ikinakahiya yun dahil ginusto ko yun. Lahat ng mga pulis trained para po pagdaanan o maranasan ang mga ganyang pagkakataon. Anak ng teteng, scout, yung Special Counter Operation Insurgency Unit Training, at least 45 days. Walang uwian, sobrang hirap ng training, namamahu talaga kami. Minsan umaabot pa ng 2 buwan, 3 buwan ng training na ito. Kaya, wag mo nang i-gaslight ang publiko at sasabihin maawa ka sa mga pulis. Naranasan mo naman yun eh, Senator Ronald De La Rosa. Sanay ang ating mga kapulisan sa ganong sirkumstansya dahil tinetrain sila para doon. Wala pa ngang 1 buwan. Kung nahihirapan man ang ating mga kapulisan, parte yun ng kanilang trabaho at mandato. Wag mong i-gaslight ang publiko. Ngayon, sa parte ng KOJC, simple lang ang sagot dyan, Senator De La Rosa, ang pagsuko ni Apollo Quiboloy, lahat ng mga nangyayari na ito ang punot dulo dahil ayaw sumuko ni Apollo Quiboloy na noon napakayabang. Nung siya'y pinaghahanap ng Senado, ang sabi niya, haharap siya sa proper forum. Nung dinala na sa korte, nasampahan na siya at eventually nilabasan ng warrant of arrest, nasan siya?
Nagbigay pa siya ng mga talinghagang pananalita at nagsabi pa sa harapan ng publiko na magbibigay ng 1,000 piso, kuripot pa anak ng teteng bilyonaryo, 1,000 piso para daw sa makakatukoy sa kanyang kinaroroonan. Oh, nagtago na ng nagtago. Tapos, yung burden ngayon, yung konsensya, ibabato mo, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Kung meron mang sarado ang isip, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. Eh, appealing kayo, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. No. Hindi sinasakripisyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Ha? Hindi siya katulad ninyo na willing isakripisyo kahit libo-libong mga Pilipino para lamang kuno mapanalunan ninyo ang war on drugs ninyo. Ano ba tawag ninyo sa mga napatay sa war on drugs? Collateral damage? Ganun ba ang pagpapatupad ng batas? The end does not justify the means. Ika nga. Ipagpalagay natin na napagtagumpayan niyo yung war on drugs. Pero libo-libong mga Pilipino ang napatay. Tama ba yun? Mali po yun. Dahil nasa demokratikong bansa po tayo at Republican state kung saan umiiral ang rule of law at due process. Tapos ngayon, babaligtarin rin niyo yung sitwasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos pa ang sarado ang utak at willing isacrifice ang lahat para lang mahuli si Kibuloy. Walang sinasakripisyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagawa ng ating kapulisan, partikular ang pinuno ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ay pagtupad lamang sa kanilang mga tungkulin na sasaadyan sa batas. Alam na alam mo dapat yan dahil Chief PNP ka. Ako, alam na alam ko yan dahil ako'y dating polis. Pero syempre ayoko magyabang. Kaya basahin po natin ang sinasaad po ng ating batas. Ha? Kahit kabisado ko ito, babasahin po natin ito. Sabi po sa batas, ha? The Department of Interior and Local Government Act of 1990 approved on December 13, 1990 and took effect on January 1, 1991. O, ito po ang sinasabi sa Section 24, Senator Ronald De La Rosa. Powers and functions. Oh, as amended po ito, ha. Marami kasing amendment na po dito. Pero ito na lang muna ang banggitin po natin. Enforce all laws. Oh, basahin ko muna yung mahalaga palang bagay. The PNP shall have the following powers and functions. Enforce all laws and ordinances relative to the protection of lives and properties. Maintain peace and order and take all necessary steps to ensure public safety. Investigate and prevent crimes. At ito na ang pinaka-specific dito na nangyayari dyan sa Kingdom of Jesus Christ premises or compound. Effect the arrest of criminal offenders. Bring offenders to justice. Nauunawaan mo ba ito, Senator Ronald De La Rosa? O ikaw talaga ang sarado ang utak at binabaliktad mo ang sitwasyon ngayon at mistulang binibintang mo pa ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw ang magbukas ng utak, Senator Ronald De La Rosa. Para kayong circus dyan sa Senado the other day. Biruin ninyo, dadalhin nyo pa yung hearing nyo dyan sa Davao. Samantala, napakaraming pagkakataon na yung mga kababayan po natin, partikular mga mahihirap na Pilipino, like in the Gamo case, ang daming mga kababayan po natin mahihirap na Pilipino doon and nakakalungkot na madinig sa kanila para lamang sila makarating sa Senado, ay kailangan pa nila magbenta ng kanilang mga ari-arian at madinig ang kanilang mga panig. Pero ito, parang special talaga sila. Kayo pa ang dumayo dyan sa Davao, like what Senator Amy Marcos did. Kung hindi ako nagkakamari, the past 2 months, di ba, nagpahiring din doon itong si Senator Amy Marcos. By the way, huwag nating iboboto ang mga senador na ito na kakandidatong muli sa pagka-senador sa 2025.
Senator Amy Marcos, ex sa akin yan. Ito, ex sa akin ito. Senator Bongo, hindi ko rin iboboto yan. Lahat ng mga tuta ni Rodrigo Duterte at ni Apollo Quiboloy, huwag po natin sanang iboboto. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. That's only an appeal. I hope you are listening. By the way, sino ka ba kung ikukumpara kay Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Pero siyempre, hindi ganung tao si Pangulong Bongbong Marcos eh. Naalala ko lamang kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, bawal apilahan si Rodrigo Duterte. Hindi mo siya pwedeng i-criticize. Pero iba si Pangulong Bongbong Marcos. At sigurado, President Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakikinig. Sinambit niya yun eh. Diba sa isang interview, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, basher, haters, critics, kailangan pakinggan yan. O, hindi man ganito yung exact words. Ha? Pero kailangan pakinggan yan. Kasi maaaring sa mga sinasabi nila, isa dyan ay tama. O, kaya pakinggan ka ni Pangulong Bongbong Marcos. But I do not know kung susundin ka. Kasi pag sinunod ka ni Pangulong Bongbong Marcos, kung sarado ang utak mo, Ronald De La Rosa, eh baka magiging totoong sarado utak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ganun. Dahil ang sarado ang utak, yung ayaw sumunod sa batas. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sarado ang utak dahil sumusunod dito sa batas. Nung mahuli, si Mayor Alice Goo, sabi niya, hindi nyo magagawang tumakas sa batas. Huwag nyong gamitin ang inyong mga impluensya para lamang makatakas sa batas. Hindi man ganun yung exact words, ha? Pero ang Pangulo po natin ipinapaalala na mahaba po ang kamay ng batas at ito ay gagamitin sa lahat. Siyempre, equal po yan. Walang kinikilingan eh si Rodrigo Duterte sa panahon niya. Kapag kakalaban ka, yari ka. Pagkakakampi ka, okay ka. Ha? Ito, banggitin ko lang, singit natin. Si Antonio Trillanes, si Leila De Lima, kulong, di ba? O, si Trillanes, nakapagpiansa lang. Si Leila De Lima, hindi nakapagpiansa, pero eventually, yung kay Trillanes, dinismiss. At sinabi pa ng Korte Suprema na unconstitutional ang naging presidential proclamation nito pong si Rodrigo Duterte nang bawiin nito yung amnestia na ibinigay ng Aquino administration kay Antonio Trillanes. Ito namang si Leila De Lima, tatlong kaso, acquitted po siya ng korte. O pero, yung isang commissioner in particular, si Nicanor Paeldon, anong nangyari? Billions of pesos of methamphetamine hydrochloride or shabu nasabat sa isang magnetic lifter sa Cavite. Ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Kinasuhan ba? Wala. Merong mang nakasuhan, mukhang baliktad ngayon ang nangyari. Kasi lumalabas sa hearing sa Kongreso na parang yung nakahuli pa ang kinasuhan. O, tapos itong si Nicanor Paeldon, tinransfer pa sa Bureau of Correction para maging direktor nito. Gumawa na naman doon ng kabalbalan. Kaya sa huli, natuluyan na talagang natanggal. Pero may kaso ba siyang natamo? Wala. O ganun ang inyong pamumuno. Sa panahon mo bilang Chief PNP, pulis pa ako noon. Marami akong mga classmate na napatay for several reason. Dami, ang dami kong classmate. Pero ilan sa mga classmate ko noon, kilala ko personally na hindi kumakalakal sa illegal na droga. Pero nailagay sa listahan ang illegal na droga. Napatay sila. Na solba yung pagkakapatay sa kanila. Isa sa Antipolo, isa sa Batangas, sa Manila, sa Rizal, at iba pang mga lugar. Nasolve nyo ba yung mga problema na yon? Di ba? Hindi. Bahagi sila doon sa 20,322 killings na nangyari from July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. And ang masaklap pa doon,
6,000 plus lamang yung police operations that resulted to killings. And more than 15,000, kung hindi ako nagkakamali, or more than 14,000, that is extrajudicial killings. Or sa atin noon, tinatawag natin death under investigation. Pero hindi dapat ituring yun as accomplishment. Pero ano ginawa ng Duterte administration? Accomplishment ito for 2 years. Tama ba yun? Ganun ba ang bukas ang utak na katulad na pinalalabas nyo ngayon? At si Pangulong Bongbong Marcos pa ang sarado ang utak? Panoorin natin muli ang balita tungkol dyan sa nangyaring hearing sa Senado nitong nakaraang araw, mga tol. Pumarap si Police Regional Office Davao Director Brigadier General Nicolas Sory III at mga kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ sa joint hearing ng Senate Committees on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs sa Davao City noong Biyernes. Sa pagdinig, nagpalitan ng parata ang dalawang panig hinggil sa paglusob ng mga pulis noong madaling araw ng August 24 at ilang araw ng pananatili ng mga ito sa compound sa Buhangin. Kabilang sa mga naungkatay ang pagbibitbit ng armas ng mga pulis na taliwas sa mga naunang pahayag na walang baril na mga sumama sa operasyon. Eto, maling-mali nga yung sinasabi nila na yan. Ha? Alam ninyo, kahit sa ang angulo tingnan, bahagi ng police operational procedure na kapag ka nag-i-implement ka ng warrant of arrest, dapat meron kang kasamang security forces. Maaari yung taga-search walang baril, pero dapat meron kang kasamang may mga baril. Bahagi yun ng security for safety. Kaya nga ikaw mismo, Ronald De La Rosa, di ba? Dinisagrihan mo yung naging polisiya ni Police Brigadier General Nicolas Torre. And sabi naman ni General Torre, he takes responsibility for that. Kasi mali talaga yun. Pumasok ang 10 kababaihan doon sa isang kwarto na naghahanap kay Apollo Quiboloy. Wala silang armas dahil pinrisk pa nga sila. Nakakahiya, di ba? Pulis pa ang kinapkapan. Tapos ang kumakapkap pa dito, mga naka-face mask pa. At ang 10 babaeng pulis na ito, pumasok sa kwarto nang walang dalang baril. Mali po yun. Dahil fugitive, pugante po itong hinahanap. Kahit sabihin yung pastor yan, ang posibilidad na yan ay manlaban, maaaring mangyari. Di patay yung 10 pulis kung nagkataon. Oh. At sabi naman ni General Torre, tinitake niya responsibility doon. Pero ang sabihin ninyo na ang mga pulis hindi dapat pumasok dyan nang walang baril, mali po yun. At all times, dapat ang mga pulis na mag-e-effect ng arrest, meron dalang baril. Dahil at any eventuality, pwedeng mangyari na lumaban ang suspect, lumaban ang akusado. Na-question rin ang paggamit ng LRAD o Long Range Acoustic Device ng mga pulis sa oras ng prayer service ng KOJC. Ngunit giit ni General Torre, wala naman umano silang natanggap na request mula sa KOJC na huwag gamitin ng maingay na device. We have so many video tapes and videos, Your Honor, that would prove, actual footages, that would prove that in times of worship and prayer, Your Honor. Laging sinasabi ni Turion na marami daw siyang, napakarami daw niyang mga video, mga footages na yan. Pero sa presentation niya ba, barado siya kay General Torre. Sa presentation niya ba, gumamit siya ng video? Wala, puro photograph. Sabi nga ni General Torre sa kanya, laging naka-live streaming ang mga vlogger at ang SMNI. Pero sa presentation nitong si Torion, wala siyang ginamit na video. In addition to that, sabi ni General Torre, if a picture paints 1,000 words, how much more the video? For him, it paints 1,000,000 words. Oh. Kaya sa lahat ng mga nakikita natin dito, isa lang ang sumatotal. Kahit anong sabihin ninyo, Senator Ronald De La Rosa, makikita talaga ang bias ninyo para yon kay Apollo Quiboloy. At salamat merong magiting na police general ngayon na sa kabila ng pressure sa kanya, 3 senador ang hinarap niya.
puro barado kayo. Philippine National Police Academy graduate ito. Hindi ito PMA na katulad mo. And I am hoping na tatala sa kasaysayan ng Philippine National Police itong si General Torre. Dahil sa ipinapakita niyang integrity and courage diyan sa kanyang pagiging police. Sana siya ang kauna-unahang miyembro ng Philippine National Police Academy na maging Chief Philippine National Police. Panoorin po natin ang interview na ito kay General Torre. Kakapagod. It's kakapagod. Yeah, yeah. We have a lot of nakakapagod and it's also a relief for us to be able to air our side to the media and to the, of course, to the Senate. Sir, na-pressure ba kayo sa tatlong senador kung ulit na appeal nila na umalis na po kayo sa KOJ? Of course. Of course, there's always that effect on us. Did you feel any pressure from those senators? Kasi na nga, palagi ako, bad breath na ako dahil matagal akong matagal ako hindi nakainom ng tubig at nanunuyo na lalamunan ko. Pero, you know, of course, tatlong senador yun eh. So, the pressure is always there. The effect is always there that we have to consider what they're saying, even though, you know, it may run against the operational procedures, it may run against our sworn duty. So, andun talaga, dagdag na isipin, kumbaga. Yes, of course. No question about that. We will... Kanina, open ah. Nakapasok ang mga media ron ah. Yeah. But we will continue exploring that place and we will cordon it again as the need. Alam nyo, ang napakagusto kong karakter dito kay General Torre nung nanonood ako sa hearing sa Senado ay hindi siya nakikipag-argue kapag ang alam niya ang argumento ng kabila ay katangahan. Napansin niyo yun, mga tol? Ina-argue ni Senator Ronald De La Rosa na ganito. Hindi na lang siya sasagot. Sabi niya lang, yes. Yes, sir. Yes, sir. Pero it doesn't mean na umaagree siya totally sa sinasabi ni Ronald De La Rosa. Like for example, yung pinagpipilitan itong si Senator Ronald De La Rosa na mag-apply ng search warrant ang ating kapulisan. Ilang beses sinambit yon dahil umaagree itong si De La Rosa kay Turion. Sabi na lang ni General Torre, yes sir. Pero nung sa huli, nung pinagpipilitan niya talaga, binara na siya. Nilekturan siya. Diba nilekturan siya? Sabi ni General Torre, sir, ang search warrant po kasi is all about properties. All about illegal contrabands. Wala po kaming contrabands or illegal properties na hinahanap. Ang hinahanap po namin ay tao at warrant of arrest ang nararapat dito. I agree, sabi ni Ronald De La Rosa. Oh. Doon makikita ninyo kung sino talaga matalino sa dalawa eh. Kung sino talaga ang alam ang ginagawa bilang pulis. Tuloy natin ang pakikinig dito. The rises. Sir, nagkasundo kayo sa Proton Relic? Nagkasundo niyo ba? You know, that portion is canalizing us into one instrument. As I've said before, masyado namang tricky question yun. Hindi naman po pwede yun, i-surrender namin ang buong operation dahil lang sa isang napili ni Atty. Torion na instrumento. We have a lot of instruments, MJ, and I will not allow that we will be tricked into that corner by your lawyer and debunk all others of our... Barado si MJ, ano? Yung MJ, yung reporter ito ng SMNI. Eh. Siyempre, alam din naman natin na kapag ka SMNI staff ka o reporter, bias mo. Kaya polo kay Buloy. Kaya nga, dito lagi nilang sinasabi, di ba, justice for kay Buloy. Ano ang sagot dyan ni General Torre? O, pakinggan natin, ha? All other equipment. That's why we brought more redundancy. Wala kami ng pagkasunduan, sir. Wala kami ng pagkasunduan regarding that matter. Well,
Wala kami napagkasunduan. Isa lang siguro dapat magkasunduan dito. Ilabas nyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Napakasimple lang talaga niyan kung tutuusin. Kung meron lamang bayag itong si Apollo Kibuloy, lalabas ito eh. I am the Son of God. The truth, the way, and life. Tama ba yun? Ha? Ayun yung sinasabi nila eh. Na siya ang tanging daan para sa katotohanan, buhay, o kung anuman. O, pinalitan niya na si Panginoong Hesukristo. O, kung talagang siya ang daan sa katotohanan, huwag siyang matakot mamatay. Eh dito pa lang, takot na siya. Maniniwala ba kayo na tagapagligtas ang isang taong takot mamatay? Si Panginoong Hesukristo. Anyway, ayoko maging relihiyoso, kaya wag na po natin ituloy. Pakinggan po natin patuloy ito pong balita. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa huwes, lagi niya sinasabi. Lagi niya sinasabi ninyo, MJ. Justice for Apollo Kibuloy. Tama, ha? Saan hustisya niyo hinahanap ang hustisya na yan? Tama. Sa kalsada? Hindi naman po pwede dyan. Pag sinabi yung justice for Apollo Kibuloy, ibig sabihin, ang hustisya ay isa lamang dito sa Pilipinas. Nasa mga korte. Tama. Nasa mga korte. Ha? Hindi pa pwede yung hustisya ang hinahanap ninyo nasa kalsada. Saan ang hustisya sa kalsada? Katangahan yan eh. Yung mga naniniwala na ang hustisya kay Kibuloy ay madadala nila sa kalsada habang nagtatago itong si Apollo Kibuloy. Katangahan yan. Ha? Kaya nga from the words itself, eh, justice. Di ba? Just. Makatarungan dapat. Ang katarungan na yan mahahanap lamang kapag ka si Apollo Kibuloy ay nagpasakop sa batas, katulad po nung sinasabi dito nitong si General Torre. At ang unang step para makatanggap ka ng hustisya ay magpasakop sa korte. And in this case, to surrender to the court. Yun ang rason dyan, yun ang paraan dyan. Wala nang iba. Just like any other Filipinos. We will re-strategize. Actually, I'm energized. Yung mga lahat ng pinalalampas namin na obstruction of justice, a-actionan na namin. Sana, paghulihin nyo na. Mararagdagan ang aresto. Tama. Paghulihin na kasi lumalaki ang ulo. Biruin ninyo. Ikaw, General Torre, dapat patayin. PI ka, Torre. Mga baliw na yan, no? Sabi nila, mga makadyos sila, pero ganun ang mga sinasabi. Ang hirap talagang basta maniwala sa mga taong nagbabanggit ng salita ng Diyos, eh. Pero yung kanilang pamumuhay at pananalita, hindi naman umaakma. O, ingat po tayo sa mga ganong tao, ha? Sigurado. As the need arises, we will do whatever it takes. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. Yes, we will be. The search will be conducted on our own terms. Not on theirs. Nakita niyo naman eh. We'll arrest anybody who obstructs the job of the policeman. Are we expecting casualty? We don't have any other information that says otherwise. All the information that we have right now, nandiyan sa loob. Sir, as the need arises. That's our recommendation. They can heed it or not, but we have ways to enforce that if the need arises. Sir, paano yung magiging ground para mag-hard arrest tayo? Basta may obstruction of justice, huhulihin na namin yan. Magtatrabaho ng maigi 24 hours ang ating mga arresting officers. Wala pa naman. It's all on my call. So what can we expect tomorrow, sir? Not tomorrow, tonight. Tonight. So
Meron naman. We're very thankful for the initiative of the Senate of calling this hearing. It allowed us to air our side, which for the past 2 weeks is not heard because there are ethical restraints, there are legal restraints, and now we're able to freely show you what we are, what challenges we're facing every day. Hindi naman sa baliwala. Of course, we can. In conclusion, napakatapang, matalino, may uwido. Ito pong si General Torre. And deserving ito sa, syempre, praise ng taong bayan. Sa ngayon, saludo, million times, ang dapat ibigay po natin dito. Kasi, paano kung walang General Torre na na-assign dyan sa Region 11? Meron kayang ibang police general na kayang gawin ang ginagawa niya ngayon? Ano, naninindigan siya kanina, sabi niya, walang directive sa higher headquarters. It's all about his call. Being the leader dyan sa Region 11. Ngayon, kung sasabihin itong si Ronald De La Rosa again na makialam si Pangulong Bongbong Marcos at ipatigil itong ginagawa, katangahan yan, Senator Ronald De La Rosa. Huwag nyo na po kaming itulad sa mga utak ninyo. Kung kayo'y bulag sa katotohanan na itong si Apollo Quiboloy ay humaharap sa seryosong krimen at ang panawagan ninyo itigil ang paghahanap sa kanya, huwag nyo nang idamay ang taong bayan, partikular ang PNP. Sige, gamitin nyo yung kapangyarihan ninyo bilang senador. Lahat yan may katapusan. At tatapusin natin yan, mga tol. Samahan ninyo ako na huwag po nating iboto ang mga senador na ito. Lahat ng mga kumakampi kay Apollo Quiboloy, huwag po nating iboboto sa darating po na May 2025 senatorial election. Tuldukan na po natin ang pagiging parang sirkus nitong Senado. Nananawagan din tayo sa ating Senate President na si Chis Escudero. Baka naman, Senate President Escudero, magamit niyo po yung kapangyarihan po ninyo bilang Senate President at i-regulate po ninyo sana yung actions and behavior ng inyong mga senador na pinamumunuan. Kung hindi niyo po kaya, eh palit-palit ulit ng Senate of the President. Kasi talagang nakakatawa na eh. Biruin ninyo, kapag gusto lang nilang mag-hear, i-hear nila. Kahit yung nangyari nga noon kay Jonathan Morales, di ba? Wala man lang resolution calling for a hearing in aid of legislation. By motu proprio, ginawa nitong si Ronald De La Rosa without even asking the committee's members for their approval. O, agad-agad nagpatawag ng hearing. At ano ang nangyari? Mistulang sirkus. At itong nangyari dito nakaraang hearing sa Davao, nitong pamunuan nitong si Ronald De La Rosa, parang sirkus din. Doon lang ako nakakita ng hearing in aid of legislation that the resource person raising a point of order. Nak nang teteng. Ilang oras na ganun? Point of order. Nagpo-point of order yung resource person. Buti na lamang meron sa kabilang party bago matapos yung hearing, hindi na nakatiis. Nagtanong siya, "Sir, pwede po bang mag-raise ng point of order ang isang resource person? O para kang binuhusan ng malamig na tubig? Napahiya ka. Sinabi mo sa inyong rules, wala sa rules ninyo. Kasi wala naman talaga. Only the members of the committee can raise point of order during hearing in aid of legislation." Pero pinahihintulutan mo. Kasi it serves your interest and the interest of Apollo Quiboloy and his followers. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Pero before we go,